So magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel at welcome po sa aking Daily Political Vlog. So ngayon po, pag-uusapan po natin kumbaga follow up po ito sa nangyayaring bangayan ni Pangulong Duterte at saka ni People's Champ Manny Pacquiao. Ito mga kababayan ha, ito ha. Tinanggap ni Manny Pacquiao yung hamon ni President Duterte kasi ang sabi niya nga, challenge accepted. So syempre, kung maalala natin, ano ba yung challenge ni President Duterte? Ang challenge niya ni President Duterte dito is pangalanan niya, kung sinong tao at kung anong ahensya. Yung sinasabi ni Manny Pacquiao na kurakot. Okay? 3 times daw tayo mas kurap. So I am challenging him, ituro mong opisina na kurap. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami kurap. Ilista mo yung mga tao at opisina. Ilista mo yung mga tao at opisina. So mga kababayan, bago tayo magsimula kasi, ganito po yan. Ako po naniniwala po talaga ako na lahat po ng bansa dito sa buong mundo ay meron pong kurakot. So ayon po sa aking research is yung pinaka least corrupt, yung kumbaga pinaka hindi na kurakot na bansa dito sa buong mundo is New Zealand. Oh. And pero kahit po na sila po ang pinaka hindi kurakot na bansa ay meron pa ring kurakot sa bansa nila. Kaya nga meron nga silang ahensya kung saan nila hinuhuli yung mga taong korap at yung mga ahensyang korap. So syempre kung sa New Zealand nga po na least corrupt country ay may kurakot pa rin po, what more kung sa Pilipinas pa. So pinaka point natin dito mga kababayan, kung talagang merong alam si Manny Pacquiao na nangungurakot sa administrasyon ni Pangulong Duterte, so karapat dapat lang talagang ibulgar niya yan. Hindi natin kinukundi na si Manny Pacquiao kung ano bang sinasabi niya pagdating dito sa issue ng corruption sa Pilipinas. Kung meron siyang alam, so sabihin niya. At bilang isang senador, is trabaho niya yan na labanan itong problemang ito. So ito mga kababayan kasi. Okay. Tinanggap nga ni Manny Pacquiao yung challenge ni Pangulong Duterte na pangalanan niya kung anong ahensya at saka kung sino yung mga taong sinasabi niya nga pong gumagawa ng korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. So yung inihintay natin dito, ako personally, ako hinihintay ko dito is ebidensya. Kung may ebidensya si Manny Pacquiao na kailangan niyang ilabas kasi ang sabi niya challenge accepted eh, di ba? So syempre ako ina-expect ko na meron siyang ebidensyang ilalabas. So ito po yung sagot ni Manny Pacquiao. Basahin po natin yung sagot ni Manny Pacquiao ha. Kasi maganda to eh. Mukhang may ilalabas talaga si Manny Pacquiao na ahensya eh. Sabi ni Manny Pacquiao, tinatanggap ko ang hamon ni Pangulong Duterte. O ba? Di ka tama, matapang, di ba? O. May mga naging pagkakamali ako sa buhay na aking itinuwid at itinama. Okay, walang problema yon. Wala akong pakialam dyan. Ngunit 2 bagay ang kaya kong panghawakan. Hindi ako tiwali. Walang nagsasabing kurakot ka, Manny ha. Walang nagsasabing kurakot ka. Or tiwali ka. Hindi ako sinungaling. Ako hindi daw siya sinungaling. So bali pala yung sinabi mong hayop yung mga LGBTQ dati, hindi pala sinungaling, yung totoo pala yun. By the way, magsimula tayo sa DOH. Saan napunta ang perang inutang natin para sa pandemya? Okay, ito ha. Manny Pacquiao. Ang sabi ni Manny Pacquiao, di ba? Oh, tinatanggap ko ang hamon ni Pangulong Duterte. Balikan natin. Ang sabi niya, tinatanggap ko ang hamon ni Pangulong Duterte. Okay? So ano ba yung hamon ni Pangulong Duterte? Ang hamon sa iyo ni Pangulong Duterte ay pangalanan mo, kung anong ahensya, at saka ilista mo kung sino yung mga tao na sinasabi mong kurakot sa Pilipinas sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero yung sagot mo naman dito, ang sagot mo is, saan napunta ang mga pera na inutang natin sa pandemya? Magsimula tayo sa DOH. So yung hamon sa'yo ni Pangulong Duterte, sinagot mo na challenge accepted, pero sinagot mo naman ng tanong. Anong klase yan? Nagkatsin nyo ba mga kababayan ang ibig mo sabihin? Hindi marunong umintindi ng instruction si Manny Pacquiao. Basic na instruction yan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ulit-ulitin ko lang, ang sabi ni Pangulong Duterte, pangalanan mo kung anong ahensya, sabihin mo kung sinong mga tao. Pero yung sagot mo is challenge accepted, pero hindi mo pinangalanan kung sinong ahensya, hindi mo pinangalanan kung sino yung mga tao. Bagkus, nagbigay ka na naman ng panibagong tanong. Kita mong, ayaw ko sabihing boblax ka o mahina ka, pero anong tawag mo dito? Hindi ka marunong umintindi ng instruction. Oh,
Mga kababayan, kasi malaki kasi ang pagkakaiba ni Manny Pacquiao kumpara sa ating mga Pilipino. Sa ating mga masang Pilipino, malaki po ang pagkakaiba ni Manny Pacquiao. Ako, keyboard warrior ako. Ako, maliit na vlogger ako. Pwede kong sabihin sa Facebook, sa Twitter na kurakot si Pangulong Duterte. Dahil ako, keyboard warrior ako eh. Simpleng mamamayan lang ako eh. At kahit din kayo mga kababayan, alam ko may mga kaibigan ako na talagang naniniwala, na talagang kurakot ngayong panahon ni Pangulong Duterte. So kayo, tayo is simpleng mamamayang Pilipino lang tayo na nakikigulo dito sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. Okay? Tayo, okay lang tayo na sabihin natin sa YouTube, sa Facebook na kurakot si Pangulong Duterte. Dahil ito, usaping keyboard warrior lang ito. Usaping vlog-vlog lang ito. At minsan kapag nagiinuman na pag-uusapan yung politika, pwede natin sabihin sa mga kaibigan natin na kainuman natin o sa kalsada, sa kanto, na kurakot si Pangulong Duterte. Usaping masang Pilipino yan. Pero si Manny Pacquiao po, iba po siya. Isa po siyang senador. So hindi ka keyboard warrior, Manny Pacquiao. Hindi ito usaping kanto. Usapin ito ng legislative at executive. So iba ka. Sinabi mo na mas kurakot nung panahon ni Pangulong Duterte bilang isang senador, dapat meron kang ebidensya dito. Hindi ka katulad namin na keyboard warrior na nakikigulo lang dito sa usaping politika, na nagbibigay lang ng opinion. Kasi simple Pilipino lang kami, masang Pilipino lang kami, ikaw senador ka. Yung bawat word na sinasabi mo, talaga malaki po ang magiging epekto niyan. Nagets mo ba? Ulitin ko Manny Pacquiao ha. Yung sinabi mong challenge accepted, pero hindi ka naman marunong makinig ng instruction, dun pa lang pinapakita mo talaga na hindi ka karapat dapat dyan sa inuupuan mo sa Senado. Hindi mo alam ang laro ng politika sa Pilipinas. Hindi usaping kanto yung kinakatayuan mo na yan dahil senador ka. Hindi ito usaping keyboard warrior dahil wala ka sa Facebook dahil nga po senador ka. So syempre umakto ka bilang isang senador. Kasi mga kababayan, di ba? Dito natin pinapakita, at ako nagdududa na ako na kung totoo ba talagang nakapasa ng political science ito si Manny Pacquiao. Dahil ang alam ko po, ako meron akong subject na political science. Oh, syempre kapag major ka ng political science, ituturo sa'yo lahat kung paano umikot ang laro ng politika dito sa Pilipinas. At yung inaakto mo Manny Pacquiao, yung inaakto mo, yung the way ka magsalita ngayon at kung paano ka kumikilos ngayon, pinapakita mo na hindi ka graduate ng political science. Kasi yung inaakto mo ngayon is galawang kanto, galawang keyboard warrior yung ginagawa mo. Hindi ito galawan ng isang graduate ng political science tulad ng sinasabi mo sa resume mo. Saan ka ba nag-aral, 'di ba? Sa UMAC, University of Makati. Sino ba professor mo doon? Bakit parang hindi ka ata naturuan kung paano maging ethical, kung paano mag-behave bilang isang public servant at lalong-lalo na bilang isang senador? O, kita mo, ako mas lalong nagdududa ako sa'yo ngayon na kung talaga bang graduate ka ng political science. Dahil hindi mo inaakto kung anuman yung dapat mong natutunan nung ikay nag-aaral pa. Sa bagay, may mga chismis nga naman na 3 months ka lang naman nag-aaral ng political science. O ito pa, sabi ni Manny Pacquiao, ah. O ito bago-bago lang to. Ito bago-bago lang to, ah. O ito. Sabi niya, dito sa bansa na ito, hindi kailangan ng utak na talagang genius ka. O kita mo? Ewan ko ba? Sino ba advisor mo? Ang tanga. O, ang kailangan dito sa bansa natin, puso, pagmamahal para sa mga kababayan natin, mga kababayan, kasi ito ang hirap sa mga utak, yung maliit mag-isip. Hindi natin kailangan talaga, honestly, hindi natin kailangan ng mga senador na katulad ni Manny Pacquiao kung ganito siya. Kailangan mag-aral niya pa para sa akin. O ito ah, bakit kasi ganito po ang ugali ng masang Pilipino? Bakit natin binabargain yung mga bagay na gusto natin? Yung ibig kong sabihin mga kababayan kasi dito, ang sabi ni Manny Pacquiao, hindi natin kailangan ng leader na may utak, dapat dito may puso. Bakit mo binabargain? Pwede naman nating sabihin, ang kailangan nating leader is may utak at may puso. Bakit kailangan mong mamili doon sa may utak at may puso? Pwede naman dalawa. Mamimili ka na lang. Bakit mamimili ka na lang? Bakit isa pa? Bakit hindi mo na piliin yung dalawa? Oh, ganyan po kasi. Maliit po kasi mag-isip si Manny Pacquiao. Dapat kasi dito,
Ang kailangan talaga natin dito sa Pilipinas is may utak at may puso. Pero ang sabi ni Manny Pacquiao, ayon kay Manny Pacquiao, hindi natin kailangan ng leader na may utak, dapat may puso. Kita mo, mali ka na kaagad doon. Ang kailangan natin leader, may utak at may puso. Ayan ba natutunan mo sa political science course mo sa UMAC? Napaka ang babaw eh. Ugaling kanto eh. Ugaling kanto, ugaling keyboard warrior, hindi pang senador. Ugaling kismoso, hindi pang senador. Tandaan mo, Manny Pacquiao, lahat ng sinasabi mo is talaga makaka-apekto yan at magkakaroon talaga ng malaking issue yan dahil senador ka. Hindi ka katulad naming mga regular na Pilipino, kami mga masang Pilipino, na okay lang kahit anong sabihin namin kasi hindi naman, who cares, di ba? Sino bang mangyayalam? Sino bang maapektuhan? Eh kami-kami lang dead. Hindi katulad mo na ikaw senador ka. Lahat ng sasabihin mo, dapat kalkulado mo dahil andiyan ka sa laro ng politika dito sa Pilipinas. Nag-gets nyo ba? Sana nag-gets nyo. O talaga, ulitin ko lang, Manny Pacquiao, ha? O, ako, nagdududa na ako sa'yo kung talagang graduate ka ng political science dahil yung the way, dahil yung way kung paano ka mag-behave, yung way kung paano ka mag-isip, hindi po ito gawain ng isang taong graduate ng political science para sa akin. Kasi ito lang nga bago tayo magtapos kasi, nung sinabi ni Manny Pacquiao na challenge accepted at nakaredy siyang harapin yung challenge ni Pangulong Duterte, ang iniisip ko po dito is maglalabas siya ng ebidensya. Magtuturo siya ng mga tao. Sasabihin niya kung sino yung mga kurakot na ahensya. Pero yung sinagot niya is saan napunta ang inutang nating pera na ginamit ng DOH. Mababaw. Hindi ganito ang logic ng taong nakagraduate ng political science. Hindi ko alam kung talagang binayaran mo o talagang hindi ko alam. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ulit. Babush.